ang among mga kinabuhi. Amahan nga nasa langit, Diyos ang pagkakaglaon. Ang panalangin mo'y mulibot sa among taliwala. Bindisyon ang among gikinahanglan sa mata gusa. O pasailua kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan sa among Ginoo Hesus nga among manluluwas. Amen. Kanta, 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 kanta. Happy birthday. Kamusta? Ako po si Mama Sel and welcome to my channel. Hello guys, for today's video, gagawa po ako ng video message para sa aking mahal na ama. Alam nyo guys, ang papa ko ay 84 years old na siya today. Kaya gagawa ako ng napaka ano na message sa kanya. Hindi naman dramatic, ano pang tawag doon. Anyway guys, marami pong salamat doon sa mga nag-subscribe sa akin, sa magna po siya, at napapasalamat kami sa Panginoong Diyos dahil umabot siya ng ganyan 84 years old. Hindi natin alam guys, ako kahit ako hindi ko alam kung aabutin ko pa yung ganyang taon dito. So thanks God dahil yung papa ko ay kasama pa rin namin, malusog, malakas, ayun po, at masaya po siya kahit na although wala na yung nanay ko, pero andyan pa rin siya sa amin, yung tatay ko. At very proud ako na siya yung aking ama. Namabait yung tatay ko, tahimik lang siya, umiinom konti, matulog, ganyan. Tsaka napaka hardworking yung tatay ko. Yun ang pinagmamalaki ko kasi kahit mahirap kami, pinalaki niya kaming maayos, napaaral din naman kami kahit although hindi kami nakapagtapos. Farmer lang yung tatay ko guys. Ulan, init, yun ang dinanas niya nung maliliit pa kami, mabuhay lang kami, makakain lang kami sa tama. At ito ngayon, malakas, malusog, umabot kami sa ganitong edad na andyan pa rin yung tatay ko. Kaya yung alam ko naman na hindi pa sapat yung mga naibigay na tulong ko sa kanya, sa kanila ng aking ina, ay sana before man lang ako mawala sa mundo, yung maibigay ko yung kaligayahan na para kahit papaano makaganti man lang tayo bilang anak sa ating mga magulang. Yun po ang pinagmamalaki ko sa tatay ko dahil na kahit mahirap kami, sa sobrang hirap ng buhay na hindi niya kami ginutong, yung napaaral niya kami, yung nandyan pa rin siya sa amin hanggang ngayon. Yun po yung tatay ko. Tsaka hindi demanding yung tatay ko, unlike sa ibang mga magulang. Kung may magbigay ng mga anak, salamat, kung hindi, hindi. At tsaka ano yung tatay ko guys, yung ano siya, ano ba yan tawag dyan, independent siya, ayaw niya yung doon siya sa mga kapatid kong lalaki, ayaw niya yung binubuhay siya, gusto niya kumilos siya. Actually, ayaw ko nga sana magtrabaho na siya ngayon kasi nag-garden-garden pa rin siya. Pero ayaw niya ng ano guys, ayaw niya yung parang pinapakain lang siya yung inaalaga niya. Kasi sabi niya, malakas pa siya, kumikilos pa siya. Kaya sa totoo lang guys, may sarili siyang bahay niya, nag-garden-garden pa rin siya. At nagtanim pa rin siya ng mga mais, ganyan. So pinabayaan na lang namin siya kasi lumalakas siya doon. Kasi pag wala siyang trabaho, yung nagkakasakit siya, matamlay siya. So, kung ano yung gusto niya, binibigay na lang namin. Yan po, guys, yung tatay. At may mga konti rin akong ginawang surprise sa kanya doon sa Pilipinas na makikita nyo ngayon sa aking video. Sana panoorin nyo to lahat para makikita nyo yung mga pictures kung ano yung konting surprise ako sa aking ama. So, ito lang yung pinaka-message ko sa iyo, Papa.
sana bigyan ka pa ng mahaba pang buhay, bigyan ka pa ng Panginoong Diyos na extension na pagkakataon mabigyan na makasama pa namin ng matagal, makasama pa kita sa pag-uwi ko, mapasyal pa kita, sana bigyan ka ng laging malusog na pangangkatawan at gabayan ka sa araw-araw ng mga ginagawa mo. Mag-iingat ka po lagi, Papa, kahit hindi ko man masabi ko sa'yo na lagi o nababanggit sa'yo pag nag-uusap tayo, gusto kong malaman mo na mahal kita pa. Itong nandito ako sa abroad, eh dahil yun sa inyo din. Malayo ako sa'yo, yung mga alam ko na hindi mo naman kailangan yung mga financial, gusto ko yung pagmamahal. Na pasensya na pa dahil gusto ko mang alagaan kita, nandyan ako mag-asikaso sa'yo, pero hindi ko magawa. Gawa ng kailangan ko rin magtrabaho dahil meron din akong anak na pinapaaral, meron din akong anak na gusto kong mabigyan din ng magandang kinabukasan. At alam mo naman yung buhay ko na hindi man ako sinerte sa pag-aasawa ko, ay maswerte pa rin ako dahil nandyan kayo, laging nakaguide pa rin sa akin hanggang ngayon sa mga advice mo. Maraming salamat. At saka pinagdadasal ko na sana pag uwi ko magkakasama pa tayo. Kaya magpalakas ka, lakasan mo yung loob mo, magpagaling ka. Alam ko namang marami ka nang nararamdaman ngayon, pero it's a part of all, yung tumatanda yung tao, pero sana lagi mo pa rin ingatan yung sarili mo. Tsaka proud ako sa iyo pa na ikaw yung naging ama ko. Mahal na mahal na mahal kita. At happy, happy birthday, Papa. Sana marami pang taon na sana sa susunod na mga birthday mo ay nandyan. Pasensya ka na sa mga pagkukulang ko sa iyo. Pasensya na rin pa kung yan lang nakayanan kong ibigay sa iyo sa ngayon. Pero sana bigyan pa tayo ng blessing ng Panginoon Diyos na hindi lang yan ang maipadama at maibigay ko sa iyo. Puhon. Yun po. At saka basta yun. Mahal na mahal kita pa. Mahal na mahal kita. Sobra. At yung isip ko nandyan din. Sponsor ni Ining Mang Handa. Sa siya natin sa papa. Sa katulitin mo pa. Sa anak mo. Sa layo. Sa ko si Ilin. Salamat. 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 Pagkagad. Isip. Pagkugma sa mahal mo. Dinikalan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kana. Sige, birahin niyo duha ka kamot. To you. Happy birthday to you. Happy birthday.
usap karon. Mugreet ko ni mo Tata Hemi og happy birthday. Wish na ko nga unta more pa birthday mabot, stay healthy lang. Og kanunay magamping sa kabalingon. Og be thankful kasi kuha na. Di na may kaabot ng mga edad ni mo. Kaya pasalamat sa Ginoo. Happy, happy birthday. More blessings. I'm Ken. Kailan naguro ka na ako. Happy, happy birthday ulit. Thank you, salamat. Uli! Ato lang. Grabe. Grabe. Ay, sabon mo, Aisa, kadali lang, nabitya mo, kadali lang.